sa panahon natin ngayon, para bang halos kailangan natin ng cellphone araw-araw. At alam ko, hindi tayo maalis ng bahay na hindi full charge ang ating cellphone. Sana ho kung kailangan natin ng cellphone sa communication, tayo rin sa buhay natin, sana lagi tayong full charge ng salita ng Diyos. Naniyak po kayo araw-araw na makibahagi sa pagninilay ng salita ng Diyos, full charge, sapagkat ang salita ng Diyos ang tunay na magbibigay buhay at lakas sa atin upang maisabuhay ang ating pagiging Kristiyano. Kaya sana po araw-araw makiisa tayo sa pagninilay. Tayo ay maging full charge. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagkwento si Jesus ng isang parable sa kanila. Tingnan niyo ang fig tree at ang lahat ng mga puno. Pag nagkakadahon na ang mga to, alam niyong malapit na ang summer. Ganun din, pag nakita niyong nangyayari na ang mga bagay na to, malalaman niyong malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Tandaan niyo, bago mamatay ang mga tao sa generation na to, mangyayari ang mga sinabi ko. Mawawala ang langit at lupa, pero mananatili ang mga salita ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. It is a sign. Magandang buhay mga ka-full charge. It is a sign na binabasa, pinapakinggan, pinapanood mo ang episode ng full charge na ito. At hindi lang basta simple sign, vital sign ito. Ito ay patunay ng buhay. Naisip ko, maaari natin ihalin tulad ng mga signs na ito. So sinasabi ng mga, sa mga traffic signs, no, sa kalsada, ang daming sumusunod pero marami din ang hindi sumusunod. Or pumapansin man lang. Kaya ikaw, baka naman may mga signs ka nang hindi pansin. Baka naman sign na yun ni Lord sa'yo. Naisip ko, ganito tayo kamahal ni Jesus. May ganyan na tayo ng sign or warning. Mas natin ito upang magbago. Gumawa ng tama at kabutihan. Kaya sana huwag natin ito baliwalain. Maaaring may sign ka nang hindi pinapansin. Pero mag-ingat dahil madaming fake signs. Mga fake signs na gawa ng trolls na gusto may pang sariling hangarin. Binigay ni Jesus itong mga signs na ito upang hindi tayo matakot. Ngunit upang tayo mabuhay. Kaya patuloy kang mabuhay. Sabi nga sa isang abasa ko, every blessing is a blessing. At lagi po natin tandaan, simple ang lahat sa taong may pananampalataya. Sana tayo ay laging maging fully charged sa salita ng Diyos.